Mga kapuso, dahil umano sa nag-fluctuate na supply ng kuryente, kaya't nagka-brownout po sa MRT Tap Station kagabi. May live report si Steve Dailisan. Steve. Bayang Emila, no, mabilis lang naman daw yung brownout na naranasan kagabi. Pero fluctuation sa supply ng kuryente mula sa Meralco yung tinitingnan dahilan ni MRT General Manager Roman Buenafe, no, ng brownout na nangyari sa Tap Station. Posible raw na naka-apekto rin yung kidlat at yung malakas na buhos ng ulan, pero gumana naman daw yung kanilang mga generator. Mabilis na pagkakataon lang din naman daw ito, kaya hindi naka-apekto dun sa kabuang operasyon. Samantala, inanunsyo ng MRT na makangailangan sila ng 30 panibagong train drivers. Nasa 17 hanggang 20,000 yung sweldo niyan kada buwan. Kinakailangan may professional driver's license. Simula next week, mag-uumpisa na rin daw ng training yung 10 train drivers para naman dun sa mga bagong Dalian trains. Sa ngayon kasi, 6 lamang yung certified Dalian train drivers. Kaya naman, kahit madagdagan yung mga train drivers, tuwing weekend pa rin lang pwede paganahin yung mga bagong bagon. Wala pa rin daw kasing signaling component itong Dalian. Nag-procure na daw sila ng total replacement ng signaling system para yun daw yung iaayuda. Di pa kasi akpa, Kuyang Emila, no, yung signaling system nito sa kasalukuyang signaling system na meron ng MRT na medyo may kalumahan na talaga. Kaya ang nangyayari, manual yung operations nito. Ibig sabihin, kung yung mga kasalukuyang train pag nag-overspeed, kusa silang babagal dahil naka-input na sa sistema, yung Dalian train under the control pa rin ng mga drivers yung lahat. Kumbaga kung kinakailang, kung nag-overspeed na, nasa control ng driver yung pagpapabagal nito. Nasa 12 hanggang 13 trains ang tumatakbo tuwing weekend. Meron naman daw darating ulit ngayong buwan na bagong bagon, pero di pa masabi kung kailan ang eksaktong petsa ng pagdating nito. Ang pangako ni GM Buenafe ay sisikapin pa raw nilang iakyat hanggang 20 trains yung tumatakbo kada linggo. Ngayong buwan, inaasahang matatapos na rin yung isang bagon na sumailalim doon sa general overhaul. Kabilang ito doon sa 43 bagon ano, na nakatenga at ngayon ay sinisimulan nilang bigyan ng bagong bihis at binilhan na rin ito ng bagong piyesa. Pero sa 2019 pa, inaasahang matatapos yung overhaul dun sa binanggit kong 43 kahit paano makakadagdag ito dun sa mga kasalukuyang bumabiyahe sa ngayon. 10 araw mula ngayon, sisimulan na rin daw, Kuya Emil, ano, yung pagkumpuni naman dun sa may 34 na escalator sa mga MRT stations. Ito yung mga nasa loob at malaking gamit daw ito para doon naman sa mga senior citizens at dun sa mga persons with disability. Emil. Steve, ulitin lamang natin para sa ating mga kababayang interesado na mag-apply bilang operator ng bagon, hiring pa lang ngayon ng MRT. Ano ang dapat nilang gawin, Steve? Go ahead. Naku, kinakailangan, meron silang professional driver's license. Numero uno yun. Advantage kung meron silang train driving experience, pero dapat handa rin sila na sumailalim sa pagsasanay dahil hindi naman din daw kagaya nung pagmamaneho lamang ng sasakyan yung pagdadrive ano, ng train. So, yun yung mga requirements. At dun sa mga interesado, pari sila mag-suggest sa tanggapan ng MRT, hanapin nila yung si Ms. Dang. Tumawag sila sa number na 929-5081 para dun sa mga interesadong aplikante. Ang sweldo niyan is 17 hanggang 20,000 kada buwan. Yung MU. Maraming salamat, Steve Dailisan.